Hello mga loves! Ngayon naman pag-uusapan natin ay ang mga tips paano tayo makakabenta online. So meron akong list dito ng mga sinulat kung ano yung mga dapat nating gawin. So babasahin ko na lang. So number one, ang tips para makabenta ka, dapat keep on posting kung sa FB, sa IG, OLX, WeChat, sa mga social media na site, keep on posting. Dapat wag kang mapapagod. So, kailangan magpo-post ka lang din. Usually, malakas yan sa umaga, tanghali, yung lunchtime, tapos sa gabi. Yan, yung mga uwian na. So, kailangan nagpo-post tayo. Kasi bang hindi tayo nagpo-post, hindi rin mapapansin yung produkto natin. Hindi mapapansin ng mga followers mo or mga friends mo sa FB. So, kung meron ka namang puhunan or extra money, pwede ka naman mag FB ads. Magbabayad ka ng ads. So, meron din sa Instagram na magbayad. Meron din silang IG ads. So, meron ding SFS na available sa IG. Yun yung mga seller sa Instagram na nag-offer ng SFS. So, parang nag-ads din yun. May bayad din yun. So, may makikita naman kayo dun sa parang bio ng mga IG account ng mga seller kung nag-offer sila ng SFS. So, maganda rin yun kasi na-try ko na din yun. Next. Baba. So, kung halimbawa, first time ka pa lang na seller, wala ka pang feedback, wala ka pang benta, kasi usually, minsan yung mga buyer, naghahanap sila ng mga feedback kung talagang legit ka or hindi. So, benta mo muna yung mga kakilala mo, yung kaibigan mo, kamag-anak mo, yung mga close mo, na kung pwede, bigyan ka ng feedback pag na-receive na nila yung item or any insight para meron kang ma-post sa account mo na talagang legit ka. So, yun. Maganda rin yung ganun. Para susunod, yung buyer mo na talaga na hindi nakakilala sa'yo, ipopost mo na yun. Kailangan yung, ang ipopost mo talaga yung, yung original, hindi gawa-gawa lang. So, yun. Mas maganda talaga hingi ka ng feedback. Next, number two, gagumawa ka rin ng thank you card. Yung kahit nasulat kamay lang para ma-appreciate niyo ng buyer. Thank you for buying in our shop, etc. Ganon. So, and then next number three, pwede kayo magbigay ng freebies. So, yung freebies mo, hindi naman kailangan sobrang mahal. Yung something lang na anything na mo, ba meron tig 1 peso, 2 pesos, yung iba kasi nagbibigay candy or kaya tawag dito yung mga uso ngayon na simple things, yung mga nakapak sa Shea. Yun, pwede rin yun. Kasi may mga tigpa 5 pesos. At least meron ka lang mabigay na freebies sa sa customer mo. Tapos, pwede ka rin gumawa ng i-attach mo dun sa freebies na kung pwede i-post nila yung nabili nilang item. Magkaroon ka rin ng pag-games or additional discount pag pinost nila yung item na nabili na sa shop mo, itag ka, gawa ng hashtag. So, yun, nakakatulong din yun. And then, pa ba? Gawa ka rin ng promos para ma-attract din si buyer. Pwede ka rin maglagay ng free shipping. Habang naka-purchase sila ng worth 1,000, makabil sila ng free shipping. Ito. Yung mga questions ng mga buyer mo, kailangan sagutin mo lahat. Huwag mo silang isinzone. Kasi importante sa buyer, kahit na nakasulat na or nakapost na yung tanong nila, nandun na yung sagot, maganda pa rin, i-entertain pa rin natin sila. Mas magugustuhan nila yon.
So maganda, wag mo isi-scene zone, 'di ba? Pag tayo, 'di ba, nag-message tayo tapos isi-scene zone, 'di ba? Parang ano din 'yon sa atin na kumbaga ID natin ng ganon. And then to mag FB ads, Facebook boosting, SFS next. Yon, i-update mo yung ano buyer mo sa order nila. Halimbawa, na-ship mo na, ma'am, eto na po yung in-tracking number, na-ship na po namin, paantay na lang po within 1 to 2 days or 1 to 3 days kung kailan darating yung item nila. And then, pag halimbawa mayroon kang mga bagong product, bagong pakulo, bagong promos, pwede mo silang i-message or i-text sila. So, yun, magandang marketing din yun para updated din sila. And then, ano pa ba? So, kung madami ka ng customer, kumbaga parang big shop ka na, hindi mo na kayang mag-isa, pwede kang kumuha ng tauhan na magre-ready ng mga package. So, yun din yan, parang hindi ka sobrang ano, pagod. Hindi ka rin mahirapan kasi pag sobrang dami mo ng customer, hindi mo nakakayahan yung mag-isa, pagpapak pa lang at pag-a-answer ng mga inquiries ng mga buyer. Tapos, dapat yung produkto mo na ibebenta mo ay in or patok na patok sa market. Kung ano yung mga in ngayon sa market, dapat yun ang binebenta mo para marami kang sales. So, kailangan updated ka lagi kung ano ba yung in ngayon, ano ba yung mabenta ngayon. So, yun din yung ibenta mo. And then, mag-join ka rin sa mga online group, yung buy and sell group. Pwede ka rin mag-post doon kasi makakahanap ka rin doon ng mga buyer. Maganda rin na nagpo-post ka din doon. Marami ka din makukuha doon sa mga buy and sell group. Bukod sa mismong account mo, ikaw nagpo-post. Pwede ka rin mag-add ng mga friends sa FB mo. Mas maganda yung hindi mo kakilala yung i-add mo para sure na meron kang buyer. Meron ka rin kasi makukuhang buyer kahit na hindi mo sila kakilala. So, mas maganda nag-add ka ng ano, ng friends. Tapos, pwede ka rin mag-tag sa picture nung binebenta mo sa mga close friend mo, nakakilala mo. Kasi makikita rin yon ng mga friends, ng mga friends mo. Tama ba? Okay. And then, next, ano pa ba? Yon, magpo-post ka ng proof of payments, tapos yung order nila, pipicturean mo din yon. Tapos, mas maganda, lagyan mo siya ng watermark para sure na hindi makukuha ng iba. Kasi yung iba nangunguha ng picture. So, kunwari sa kanila yun, pero hindi naman sa kanila yung picture na yon. So, maganda, may watermark yung mga picture mo, yung proof of payments mo, yung yung proof of shipping, dapat meron kang watermark. So, maganda rin yun. Gawa ka ng album na ganon. Excuse me. Para at least mapakita mo rin yun sa mga buyer mo. Makikita nila yun sa album mo, sa page mo. Ano pa ba? So, kailangan din, lastly is, sa caption mo ay merong sales talk. Hindi ka lang basta magpo-post na kailangan, ano yun, catchy yung ano, yung item tsaka yung caption mo. Kumbaga, i-describe mo yung item. For example, halimbawa, yung beauty product, yung lipstick, ano ba yun? Maganda ba siya? Organic, etc. Matagal siyang matanggal, 24 hours. Basta, i-describe mo siya para maging catchy sa mga buyer. So, yun lang yung ma-share ko na tips para makabenta online. So, sa next video natin, gagawa naman tayo ng paano maging isang successful na or maging online seller. So, see you guys. Thank you for watching and or pakikinig. So, don't forget to subscribe. Bye!